Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Isama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak at mga pinagkakautangan ng loob. Isama din po natin sa banal na pinsang ito ang misa pasalamat para sa kaarawan ni Marife Vermudo. Alalahanin din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Ito ang sinasabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maamo at mailap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay, hindi ko nalilipulin sa pamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at yan ang magiging tanda ng aking pakipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod, ayon sa matuwid, ako ituruan mo, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan mo'y doon pa'y nahayag. Pagkat ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya ay iyong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 8 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan,
Si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Magandang umaga rin po sa ating mga kapatid na nakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito via live streaming at sa mga kapatid nating nakikinig sa Radyo Totoo 95.9. Minsan daw po ay merong isang lalaki, gumala siya sa mall, at habang siya'y gumagala ay meron siyang nakitang magandang babae. At nang pagkakita niya sa babae, siya'y napadasal. Sabi niya, Lord, ipag-adyaan niyo po ako sa tukso. At meron siyang tinig na narinig, sabi sa kanya, Anak, ipikit mo ang iyong mga mata. At siya'y pumikit. Pagmulat niya, wala na yung magandang babae at siya nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Sa una-unahan, may nakita na naman siya. Hindi lang magandang babae, kundi sexy pa. Kaya siya napadasal naman, sabi niya, Lord, ipag-adya mo po ako sa tukso. Mayroon naman siya narinig na tinig, Anak, ipikit mo ang iyong mga mata. Ipinikit niya ang kanyang mata at pagkatapos, pagmulat niya, wala na ulit yung babaeng maganda at sexy. Kaso pagdating sa una-unahan, meron na naman siyang nakita. Hindi lang maganda, hindi lang sexy, talagang pang supermodel. At yung alam niyo yung suot, yung parang kita na yung kaluluwa. At ang sabi niya, Lord, pwede bang ikaw naman ang pumikit? Yan tayo eh, ano? Kapag tayo'y natutuwa sa tukso, limot si Kristo. Mga minamahal ko mga kapatid, lahat tayo'y nakaranas na ng tukso, hindi lamang tungkol sa babae, kundi sa napakaraming bagay na itinutukso sa atin ng demonyo. Halimbawa, imbes na magdasal, sasabihin, ay mamaya na ako magdadasal, manonood muna ako ng movie. Pagkatapos manood ng movie, wala na, tulog na, nakalimutan ng magdasal. Imbes maglinis ng bahay, magayos ng bahay, ayun, nakipagchismisan at naubos na yung oras, wala nang nagawa. Imbes magsabi ng totoo, natukso, na magsinungaling, at ayun, hanggang ngayon di pa umaamin. May bigat sa kalooban na dinadala. Lalapitan at lalapitan tayo ng tukso. Tutuksohin at tutuksohin tayong gumawa ng kasalanan dahil ayaw ng demonyo na maging mabuti tayo. Gusto ng demonyo na matukso tayo upang mailayo sa Diyos. Kung hindi ka pa nakararanas ng tukso, kabahan ka na. Mag-isip-isip ka na. Dahil baka hindi na kailangan mag-effort ng demonyo para tuksohin ka kasi nagkukusa ka ng gumawa ng masama. Mga minamahal ko mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ay nakaranas ng tukso. Ngunit napagtagumpayan niya ito. Hindi siya nagpatalo sa tukso ng Diablo, kundi nanatili siyang tapat sa kalooban ng Ama. At sa araw na ito, unang linggo sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Sinabi niya sa ating Ebanghelyo, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Meron pa kayang pagsisisi sa puso natin?
Marunong pa kaya tayong magsisi? Baka hindi na. Kasi yung pagkakamali natin, yung pagkakasala natin ay isinisisi natin sa iba. At maraming tao ang ganun. Sasabihin, eh bakit ako magsisisi? Eh wala naman akong kasalanan. Bakit ako magsisisi? Gawa niya, kaya naman ako nagkamali. Kaya ako nagawa yon. Walang pagsisisi. Pero huwag natin kakalimutan na lahat tayo ay nagkakamali. Ang problema lang kung minsan, ayaw nating tanggapin na tayo ay nagkamali. That is why it's very important for us to learn how to acknowledge our mistakes, how to accept our sinfulness before God. At hindi lang sapat na tanggap natin na tayo ay nagkasala. Dapat nandun din sa atin ang conviction na tayo ay magbabago. Tatalikdan natin yung ating pagiging makasalanan. Kasi yung iba, ayaw rin namang magbago. Sasabihin, ako na ito, di na ako magbabago. Wala nang pag-asa. Mga minamahal ko mga kapatid, meron pang pag-asa. There's always room for change. May panahon pa para magbago. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para magbago. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Ngayong panahon ng Koresma, inaanyayahan tayo ng Panginoon na pagsisihan natin at talikdan ang ating mga kasalanan. Hilingin natin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng lakas upang mapaglabanan natin ang tukso sa ating buhay. Huwag din tayong mahihiyang lumapit sa sakramento ng kumpisal at isipin natin na napaka makasalanan ko na, baka hindi na ako mapatawad, baka wala na akong pag-asang patawarin ng Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid, lagi naririyan ang Diyos. Handang magpatawad sa atin at laging handang tumanggap sa ating pagbabalik loob. So huwag tayong mahiyang lumapit sa Kanya. Pagsisihan natin at talikdan ang ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bisa ng binyag na ating tinanggap, bibigyang katuparan ng Diyos ang kaganapan ng Kanyang pakikipagtipan sa tao. Sa panalangin, magkaisa tayo na hingin sa ating Ama ang mga biyayang kinakailangan ng ating sambayanan na ngayon ay naghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Ang atin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Upang ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan ay matanggap at mapaghandaan ng simbahang Katolika at sa pangunguna ng banal na Papa Francisco ng lahat ng mga obispo at mga pari ay maakay ang nawa lahat ng mga mananampalataya sa pagdiriwang ng misteryo ni Kristo. Manalangin tayo.
Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Upang ang pagbabagong buhay at pananampalataya sa mabuting balita ay mabanaag sa mga bansa sa buong daigdig at malampasanawa ng mga hinirang na mamuno rito ang mga tuksong gagapi sa makadiyos na pamamalakad. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Upang ang katapatan ng Diyos ay madama ng mga taong dumaranas ng kalumbayan, kaapihan at kahirapan, lalo na yaong mga nalalayo sa kani-kanilang pamilya at makita nawa nila sa kanilang mga tiisin ang walang sawang pagkalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Upang ang pagbabalik-loob at pananampalataya sa mabuting balita ay maitanim at mapalago natin sa ating mga tahanan at makapaghanda tayo sa matapat na pagtanggap ng mga sakramento. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa ating Ama ang ating mga kahilingan. Amang mapagkalinga, kahabagan mo nawa ang ginawang paninikluhod ng iyong sambayanan nang mata mo namin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon nang pagsisimula ng banal na panahon ng 40 na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
narito mong anak na siyang nagmulat sa ulap. Sa pilay ay nagpalakan at nakirap ay sa kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace, peace.
Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sang bago
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ika-apat, Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikapito, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ikawalo, bukas po ay magkakaroon ng gawain ang samahan ng mga Dambana at Basilika ng Pilipinas para sa kanilang taon ng pagsasama-sama.
Dahil dito ay pansamantalang wala po tayong misa na ikasampu ng umaga, bukas at sa Miyerkules, upang bigyang daan ang kanilang mga pagdiriwang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gambit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na tumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.